So what's up sa inyo mga kaibigan, and welcome back to my YouTube channel. Kasama niyo pa rin ako, Martin Biero. And for today's video, ayan, magkakabit naman tayo ngayon sa NMAX natin ng ito, LED lamp. Ayan, makikita niyo, LED lamp, tapos voltmeter, at cellphone holder. Ayan, MotoWolf cellphone holder. No. So itong LED lamp natin ay ayan, ito yung brand niya, parang fill LED, ayan, fill LED. So ayan, kaya naman tayo magpapakabit ito kasi nga pag mga biyahe ng malayo, medyo bitin talaga ilaw ng NMAX. So ayun, kailangan natin magpakabit ito. So marami pa namang brand na LED lamp. So hanap na lang kayo doon sa mga shop nyo. Kaya ayun, so ito yung basta ito yung papakabit natin ngayon. And then sa voltmeter naman, ito, Magic Star. So nabili lang natin to ng 200 pesos. Ayan. So kailangan nyo rin to para siyempre ma-monitor yung kuryente, no? Press, no? Kuryente ng ano, ng baterya, no? NMAX nyo. And then, itong cellphone holder na MotoWolf. So ayan, nabili lang natin to ng worth 500 pesos. So meron ako nakita kanina, yung may USB port na. So ayun, mas mahal lang siya ng konti. Pero yun, i-try nyo rin, MotoWolf na may cellphone, USB charger pala. Ayan. So syempre, ayan, ito yung bracket natin na nabili natin sa ayan, Lazada. Ito dito ikakabit yung LED lamp na ito, ito. Ito ikakabit. So, ang price nito ay, magkano to price? 364 sa Lazada. Kasama na shipping fee. Yun, 364 sa Lazada. Pero kung may mahanap pa kayo na mas mura, di mas okay. Pero to sa Lazada namin nakuha at yun, medyo maganda naman talaga ang quality. So, pwedeng-pwede na. Okay? So, kasama sa mga gagamitin natin dito, syempre yan, relay, Bosch na relay na yung binili namin para medyo matibay. And then, itong, syempre, kuryente. Fuse box. Ito, fuse box. Syempre, mas maganda kung may sariling fuse, no? Okay. Itong mga ilaw natin, ikakapit natin. Okay? So, proceed tayo. So, syempre, ang unang ginawa natin, ayan, tinagal natin itong yung windshield. Ayan natin. Ayan, tinagal na. Then, syempre, kasama yung mga side mirror, tinagal na rin. Kasi, syempre, ayan, dito mangyayari ang lahat ng gagawin ni Press Up. Ayan. So, kung gusto nyo panoorin yung mga setup na nilagay ko dyan, ayan, ilalagay ko yung link sa taas o kaya dyan sa description sa baba para makita nyo kung ano mga pinagagawa natin dyan kay itim. Okay? So, ito na yung gagamitin natin ilaw. Ayan. So, ayan, kung makikita nyo. So, medyo pa-square siya. Ayan. Mamaya, ipapakita namin pagka nakakabit na. Okay? So, ayan, kinabit na yung bracket. Ayan, ayan, ayan. Yung pagkakabitan ng LED. So, 364 sa Lazada nabili yung bracket na yan. Okay? So, bali, dalawang tornilyo lang pala yung nakalagay dito. Ito, yung pagkakapitan dito, dalawa. And then, yung dito naman sa gilid na to, ito, ito naman gagamitin natin. Ayan. So, para maging matibay, ang gagawin natin, press? Cable tie. Lalagyan natin ng cable tie. So, bumili naman tayo ng cable tie. Ayan. So, ayan, tapos na yung bracket natin. Okay. So, guys, isa pa nga pala na nakalimutan kong sabihin. Ayan, bumili rin kami ng hollow switch. Ayan, ito, ito, ganito. Hollow switch para mayroong patayan yung ilaw natin, no? Yung ikakabit natin na LED. Ayan. So, ito ay, magkano? 250. Grabe, 250 pala itong gantong kaliit. Okay, hollow switch. May mga ibang design yan. May Yamaha, may Honda. So, yun, mamimili na lang kayo. So, ayan, hollow switch. Okay. Game, game. Ano yung press? Ayan, magsasamahin mo dahan, ito. Yung positive sa baterya to. Ayan, ayan. Okay. Ito, pare. Itong yellow, 85 dito mo sasama yan sa pula. Okay. Pula. Yan, 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 ganyan. Tapos yung ground, yung number 86 sa relay, dito yan, pare. Ayan, okay. Sa ground. So hindi ko na alam kung ano mga ginagawa ni Press, pero yan, sa mga nakakaalam, ayan. Tapos yung 87, eh yung papunta sa ano, pare. Diyan ka kukuha ng papunta sa switch. Okay.
So guys, ayan, kung mapapansin nyo, susubukan muna natin kung nailaw itong, o kung nagano itong mga kuryente bago natin ikabit. Kasi, syempre, mas malaking oras yung uubusin. Kung halimbawa, kinabit nyo muna, tapos hindi pala iilaw, edi baklas uli kayo. So ayan, mas maganda kung subukan nyo muna na nakaganyan, bago nyo ipasok dun sa ano, sa, ayan, sa loob ng NMAX. Okay? So, ayan na, nasetot na ni Pari Sape. Ayan. Pero syempre, wala pa sa cover. Ayan, susubukan muna yung passing. Ayan. Sige, press. So, ayan. Nagpapassing dito sa headlight. Ayan, yun. Ayan. Okay. Ayan, siya. Okay. So, gumagana siya. So, bali ang low niya, kulay dilaw. Press, pakita pwede mo. Pwede natin yan, ha, pare. Pwede ipote. Oo. Pagpapalitin natin yung kuryente. So, yung low niya ngayon, yung default niya, dilaw. Tapos kapag hinay mo, press high mo nga. Ayan, nagiging kulay puti. Pero pwede... Sabay siya. Ah, sabay pala. Pero pwedeng pagsabayin din. Pwedeng pagpalitin kung anong gusto mong low o kaya high. So, ayan. Ayan, puputasan natin yung ano, yung pagkakabitan ng voltmeter natin sa yung pagpapasukan ng wire. Ayan. So ayan, yung voltmeter natin na ikakabit natin dito. Ayan. Ayan, dyan. So kaya natin binutasan yung kaprasong yun, ayan, para dito sa wire na to, kasi ipapasok natin yan. Tapos dito naman, yung switch natin ng ilaw, ayan, puputasan natin dyan. Peace. Ayan, double-sided tape yung gagamitin natin para tumikit itong voltmeter natin. Tapay pa. Ayan, nakakabit lang. So, try natin yung ano, voltmeter kung nagana. Baka naman kasi hindi nagana. Eh. Yun. Ayan. Okay. So, guys, ayan, susubukan na natin dahil nakabit na natin yung auxiliary light. Ayan, nasa medyo madilim na part tayo. So, hindi lang natin maggabi para makita natin yung liwanag ng ilaw talaga nitong fillet. Okay? So, start na natin. Ayan, okay. Start natin muna yung inox natin. Okay. So, ayan yung ano niya. Stuck na ilaw, okay? Ayan. So, ayan. Stuck na ilaw. Okay? So, ayan yung lakas niya. Oh. Alright? Okay? Tapos, ito yung toggle switch na kinabit natin. So, ayan yung on and off ng auxiliary light na kinabit natin, okay? Ayan, oh. Ayan. Okay? Ayan yung stuck na ilaw nitong NMAX natin. Okay? Oh, sige, buksan na natin yung auxiliary light. Okay? 1, 2. Alright, ayan o. Dilaw na dilaw o. Kita nyo naman, ayan, sa buong lugar, ayan, sa garahe. Ayan o, silipin natin. Ayan, dilaw. Ayan. Ayan siya. Okay? Alright? So, yung high naman subukan natin. Di ba? Oh? Di ba? Nago? Lupit. So, subukan natin i-high. Yun, o. Oh. Alright. Ayan na, naka-high na yan. Okay. So, pag naka-high naman siya, white. Okay. Hindi lang masyado ma-appreciate ngayon. Mamaya, lalabas tayo para makita nyo yung lawak nung sakop nitong bright. Okay. So, ayan ang kulay niya. Alright, puti. Okay. Alright. So, subukan naman natin yung passing. Ayan, pinatay ulit natin. So, passing naman tayo. O, nagana. Okay. So, ayan yung passing. Nagana naman. Okay. So, ayan lang. Subukan naman natin sa labas. Ayan.
Nice one. Okay. So ayan, bukas siya, bukas yung ilaw natin. So hanap lang tayo ng medyo madilim na part. Okay. Alright. Siguro pwede na dito. Pero yan, nakikita niyo naman, no? Yung ilaw niya. So ayan, subukan natin yung bright niya sa ganitong kalayong distance. Okay. Okay. So bright tayo. Okay, ayan, no? So hindi lang masyado kita yung pagka-wide niya dito sa GoPro natin, pero sobrang lawak niya, guys. Ayan, nakita niyo naman, nakikita doon, kitang-kita yung bahay. Ayan, oh. So, yun yung bright natin. Guys, ayan, para makita niyo naman yung pagkakaiba. Oh, so papakita ko sa inyo yung stack. Ayan, oh. Ayun yung stack na ilaw natong Nmax. Oh, ayan. Sa kantong kadilim, ayan. Ayun yung ilaw mo. Okay? Ayan, yan lang siya. So, pagkabinin ko sa mga auxiliary light, oh, di ba? Oh, liwanag. Tapos pagka-binerate na pa. Oh, yun, oh. Wala. Aki-aki man, oh. Kapante lang tayo ng konti. Okay. Ayan, yan. Tingin yung ano ko. Pero tinan nyo yung diferensya, ha. Tingin, papatayin ko yung ilaw natin na kinabit. Ayan, oh. Tingin nyo naman, oh. Sobrang hina. Ayan, oh. I mean, sakto lang din talaga, pero nung malagyan natin ng ilaw ng auxiliary light, ayan, oh. Oh, diba? Ganong kalupit niyan. Oh, sobrang liwanag niya. Tapos pag naka-bright pa, oh, ayan. So ayan, subukan naman natin yung passing dito, yung passing. Okay, siguro pwede na dito. Passing tayo. Ayan, oh. Alright, oh. Sobrang layo niyan, guys. Malupit. Ang layo ng inaabot, tapos ang layo pa ng lawak pa nung angulo. So, subukan naman natin kapag natakbo tayo. So, ito yung clip na ride namin. Bibigay ko sa inyo para mas makita nyo kung gano'n siyang kalaking bagay kapag may auxiliary light kayo na gantong kalakas, no? Okay? So, yun, mga bihero, konting clip lang to, short clip lang. Gagawa lang tayo ng short clip para dito sa natin. Sa bagong kinabit na auxiliary light sa Nmax natin. So, ito ay filled. So, mabibili nyo siya ng 2,500 sa Lazada. So ayan, habang na-under tayo, ayan, yun yung dim, so kulay yellow siya. Tapos, ayan, si-signal tayo. Ayan, nakakita nyo ba? Alright. So, pagka binrate mo siya, ayan, kulay white. So, hindi ko alam kung kita yung lawak, no, nung ilaw natin na kinabit. Okay, pero kasi ang isang pumbila ay 45 watts. So, bali dalawa, bali 90 watts. Ayan, binidyo ko para at least makita nyo pagka ginagamit natin sa ride. Alright. Ayan, so dim yan, dim. So pwede nyo naman i-adjust kung gusto nyo ng medyo mataas na na ilaw. Pero ito, sa akin kasi, ito na. Okay na sa akin to. So nagagamit ko naman pagka naka-bright man, okay naman. Ayan. Okay.